Pag acquitted ba si Vhong, pwede bang balikan ni Vhong si na Denise? Siguro kasuhan balik. At depende kung may basihan siya. Right naman ng isang tao na mag-file ng kaso. But kailangan, bago ka mag-file ng kaso, kailangan you have personal knowledge sa gusto mo i-file ng kaso. Second, may basihan ka. Then always, kahit mag-file ka ng kaso, right mo yan, yung akusado may right din. Yung tinatawag na presumption of innocence, right to answer, right to defend himself, right to hire a lawyer, mga right yan ng isang akusado. Bakit ang daming right ng isang akusado, Edmar? Mm. Daming right kasi nga, if you are accused of a case, yung liberty mo kasi is at risk. Or even your life, kung may death penalty pa, your life is at risk. Or kung makakulong ka ng life imprisonment, your liberty is at risk. That's why, ang government natin very powerful. Kasi very powerful, kailangan bibigyan, i-balance natin ang right ng isang tao at saka yung police power ng government. So how to do it? Bibigyan talaga ng special treatment ang mga akusado. Ang status ngayon, nag-surrender na si Vhong Navarro sa NBI. Yun ang mali. Bakit ba? Sige pa. Ah? From the point of view, trial lawyer to ha, litigator to si Attorney Mark. Sige. Yun ang mali. 100% mali yan. Bakit? Alam mo naman na ang kaso niya non-bailable. Okay lang sana pag sa acts of lasciviousness. Ang kaso niya, hindi lang acts of lasciviousness, may kaso siyang non-bailable na rape. So, ibig sabihin, bago siya mag-surrender, dapat muna yung abogado niya, with all due respect, pupunta sana sa court, sa clerk of court ng Taguig, kukunin anong latest order dyan, kung may warrant na ba or wala. Assuming may warrant na, dapat mag-file muna ng motion to quash the warrant. Hindi muna mag-surrender. Kasi pag nag-surrender ka, paano ka makalabas dyan? Mag-file muna ng petition for bail. Pag mag-file ka ng petition for bail, swerte na makalabas siya in 3 months or 4 months. Paano kung hindi? Kasi ipa-approve pa yan sa court. Kasi ang petition for bail, i-prove mo pa that the evidence of guilt is weak. So may trial pa yan. Hindi naman basta-basta pag mag-file ka ng petition for bail, approve agad yan. Discretionary yan on the part of the court. Yes, totoo, ang kaso non-bailable. But hindi ibig sabihin pag ang kaso non-bailable, diretso pwede kinikulong. Absolutely, wala lang bail. Yes, you can still bail kahit ang kaso non-bailable. But discretion yan ng court, but kailangan i-present mo ng evidence that the evidence of guilt is weak. Ano na ngayon siya sa NBI? Pwede ba siya mailipat sa Taguig City Jail? Yan pa naman ang panawagan ng biktima. Possible, malipat siya. In the very first place, ang NBI, wala namang jurisdiction. Ang NBI may jurisdiction na ikulong yung isang tao ng ilang araw lang. Pag pregrante lilito, caught in the act. Example, walang bail, may nakita ng agent ng NBI na gumagawa ng krimen, pwedeng arestuhin, ikulong. Di ba? Ganun? Caught in the act. Or fragrante delicto. Yun yan. Or hot pursuit. Possible yan. Or second, if the case is under investigation ng NBI. But in this case, ang may jurisdiction, hindi na NBI. Ang may jurisdiction, I think, is the court na. Kasi na-issue na ng warrant, naka-bail, na yung isa naka-bail, yung isa is non-bailable. So I believe, possible, ma-turn over talaga yan sa city jail. Okay.